guys, medyo malagitik yung ating four stroke, no? Kung papakinggan nyo, ayan, malagitik siya. So gagawin natin, check natin yung kanyang valve clearance, no? Adjust natin muna valve clearance. Ayan, so adjust natin yung valve clearance, no? Itak muna natin. No? So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung kanya engine shroud, tapos yung head niya, para ma-adjust natin yung clearance, no, sa head. So remove natin yung ano, yung kanyang engine cover. 2.5. Ayan. Tapos yung head, tapos na natin to. So yan, ito yung kanyang head, no? Tignan natin yung kanyang clearance, no? Guys, ito yung kanyang mga rocker arm. Ayan. Tapos ito yung kanyang camshaft. Then yung kanyang timing belt, no? Ayan. So mapapansin nyo, ayan, napakaluwag niya, oh. So kabila, okay lang naman yung kabila. So bago natin galawin yan, guys, check muna natin yung kanyang timing sa top dead center. Dapat yung ating piston, no? So ita-timing pa natin yan. So tanggalin muna natin yung kanyang full start para maikot natin, no? Para tumama tayo doon sa ano niya, sa top dead center niya. Ito, tatanggalin natin yung kanyang full starter. Yan, tinanggal ko na. Then ilagay natin sa top dead center yung ano, yung kanyang ano, kanyang mga valves, no? So ang timing niyan, guys, ay ganito. Ayan, ayan, makikita nyo dito sa mga ano, bali ito yung timing mark niyan, yung butas na yan. Sa iba, iba rin ang timing mark niyan. Yung butas na yan, tatapat siya doon. Kaya itong isa, tatapat siya dito. Yung butas, yung hole, at dapat dito. So pa horizontal sila, no? So pagka naka horizontal na yan, yan na yung pinaka ano yan, top dead center niyan ng ano, ng piston, no? So, malalaman nyo rin dito sa valves, yung luwag ng valves. Yan, yan, so papakinggan nyo, maluwag talaga siya. So kukuha tayo ng filler gauge para ma-set natin ng maayos, no? Yan, kaya siya maingay. Yan. Tsaka kapos din yung lumalabas na ano, na exhaust pagka ganyan. So hindi niya may buga lahat dahil napakaingay. Ang laki ng clearance, no? Yan. So kuha tayo ng filler gauge, guys. So guys, ngayon itatapit natin siya, no, or bar clearance natin. Unahin natin yung sa may intake. Ito yung intake niyan. Ang sukat ng ating intake ay hindi na makita, 0.003, no, inches. And then sa millimeter ay 0.076 millimeter. Sa millimeter siya. Ayan. So hindi nyo makikita, isusulat ko na lang. And then sa exhaust niya ay 0.004 inches. Ayan. And then yung sa millimeter naman ay 0.102 millimeter, no? So yan ang millimeters niya sa exhaust. And then ito yung sa intake, 0.003. So check natin, no, yung kanyang clearance. Papasok nyo lang dito, intake,
So yeah, maluwag. Maluwag siya. Gagamitan niyo lang ng allen key sa taas. Luwagan niyo siya, hawakan niyo muna 'yan diyan. Then gagamitan niyo muna ng 8mm na ano na wrench, no? Open wrench para maluwagan niyo siya. Pag naluwagan niyo na, maluwag mo siya. Gagamitan mo siya ng allen key. Ibabaw para umigpit. Ayan. Ayan muna. Lagyan muna natin dyan. Ayan. Ayan. Itukod nyo na siya doon. Ayan. Natin. Ayan. Tapos igpitan nyo. Check nyo yung clearance, no? Clearance nya. Clearance. So yan, okay na yung clearance nya, no? 0.003. Then sa may exhaust naman, kung mapapansin nyo yung exhaust, napakalaki. Yan, napakalaki ng clearance ng exhaust. So ano siya? Man talaga malagitik, oh. So i-adjust natin yan, guys, no. Luwagan muna natin. Ayan. Tapos ating allen key. Ayan. Ating clearance niya. Ayan. So yan, pagka medyo masikip-sikip na, pwede na yan. Ayan. Ayan. Tampa natin. Ayan. So, skip na siya dyan. Ayan lang itong inyong 8mm. Para hindi siya gumalaw, no? Sa kanyang higpitan. Ayan. So, yun. Yun na siya. So, okay. So, okay na tayo, guys, no? Sa ating clearance. Ayan. Sa ating bulb clearance. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya ganong malagitik. Ayan. Intake and exhaust. Ayan. Ano na siya. So, atitesting natin kung may nagbago man dun sa ano, dun sa kanyang performance, no? Tsaka sa tunog. Okay? So, okay na. Okay na yung kanyang mga clearance. Balik na natin yung kanyang ano, head cover, no? Ayan. Babalik na natin siya. So, anyway, ito yung kanyang ano, guys, hindi makikita. Pero meron siya ditong naka-arrow. Arrow na up. Up arrow. Ayun. Tingnan natin. Ang kanyang timing. No? Ayun. Ayan. Ayan yung timing mark niyan. Arrow up. Sabi, naka-top dead center na. Ayan. Ayan, guys. No? So, pwede nyo rin ma-check dito. Tatanggalin nyo yung spark plug. Tapos, lalagyan nyo ng ano dyan, screwdriver or anything na mahaba. Para ma-check nyo kung nakatap na yung ano, yung inyong piston, no? So yan. Okay na yung ating kaltira. So balik na natin yung mga takip, no? Yan. Ganun lang. Check nyo rin yung o-ring. Yan yung o-ring nya. Okay pa. Tapos siyempre balik nyo na yung kanyang tornilyo sa head. Yan. Tornilyo sa head. Tapos cover. Okay. Yan. Yan. Yung kanyang breather. Balik niya yung breather.
higpitan nyo sa tamang higpit. Yan. Tapos balik nyo yung full start at yung head cover. Balik na natin yung cover. Balik naman natin yung full start niya, no. Yan. Anyway, sa mga nagtatanong, bakit mababa maliit lang yung kanyang clearance? Kasi ito po ay 38cc, no? So 38cc. Asan na ba yung pangalan? Ito. 37.7cc, no? Yan, 37.7cc. So bali round up mo yan, 38cc na lang siya. So kaya ganun lang po yung clearance niya, no? Unlike sa iba na 0.05 tsaka 0.08, sa mga I think sa mga 49cc 'yon. No, medyo mas malaki ang clearance noon. Siyempre mas malaki displacement. No? So 'yan. Tingnan natin yung mga tornilyo. Ayan. So tapos i-ano na natin, no? Testing na natin siya. So okay na tayo. Ayan. Tapos na tayo sa bag, ano. So okay na, guys, no? Ayusin na natin mga gamit tapos testing natin. Yung tunog. So yun. Gumanda yung tunog niya. Nabawasan siya ng ano, ng ingay, no? Nabuhat siya ng lagitik. So, ayan. So, hindi niya na gano'ng maririnig yung krik-krik-krik ng lagitik niya, oh. So, ayan, oh. So, wala na. Ayan. So, ayan, guys. Okay na, no? So, testing na nga natin. Kung okay. Testing natin, oh. Ayan. Okay. Maganda na tunog. Alright. Yan po yan ako, guys, no? Hindi ko napapakita yung ulo kasi wala po siyang helmet.